pwede nang lumaban ng Pilipinas babala ng war expert matapos sabihin pagbabanta na China naghahanda ng lumusob. Ayon sa nakalap nating impormasyon, tatalo dito ang dalawang profesional kung mananahimik lang ba tayo. Dahil kung yung iba gusto na ng laban pero pinipigilan lang tayo. Ayon sa war expert, dapat maghanda sa gera ang Pilipinas dahil ang China gegerahin talaga tayo kasi sila doon naghahanda tapos dito naghihintay lang tayo. Kaya sana makinig sa kanyang babala, Pilipinas maghanda na rin tayo. Well, let's just hope tama yung sinabi ni Professor J. Batumbakal na it's a rhetoric. But of course, as an academic, we have our different opinions regarding this matter. Let's hope for the best and let's expect for the worst. No? Let's prepare for the worst. Hindi lang ho pang gigipit, sooner than later, talagang napipiko na ho sila eh. Gagamit ho sila ng dahas. One thing is clear ho, we have the result. We have the national result. Mm-hmm. Kung talagang gamitan ho tayo ng dahas, then we will have to face the consequence and of course China will too have to face the consequence. Pero buwelta ni Batumbakal kay Renato De Castro, hindi pa dito tutulong ang Amerika porque China hinaharas-haras na nila tayo. Inaantay lang nila talaga tayo unang maasar para mauna talaga tayo. Hintay na lang natin silang unang maasar tsaka nyo tawagin mga Amerikano. Tama naman po, no? Hindi man pwede na bawat sugat mo eh tatakbo ka na kay Big Brother, no? Anong magiging tingin sa'yo ng mga ibang bansa. Napaka, ano yung tawag doon? Ayan, snowflake. Crybaby. Hindi pwede rin yun. Para sa ating interest din, hindi rin pwede tayo magpakita na parang napakahina natin, napaka, ano tawag doon, yung balat sibuyas. Hindi ko mo, ayan, nabasagan tayo ng windshield, ibig sabihin eh, kailangan nang invoke yung Mutual Defense Treaty para mag-umpisa ng bakbakan. Mayroon din po tayong obligation and responsibility ng pag-control ng situation para hindi nga mag-escalate. Hindi naman to parang laro lang ng mga bata na kung mayroong nangyari na natitikta, eh gera patani na yung dalawang pamilya, no? Rhetoric po yan, matagal na pong paulit-ulit din yan na sinasabi nila. And yun ay parang regular din yan na parang nagpapakitang gilas doon sa kanilang mga military leadership. So tayo, kumbaga kalma lang tayo, ano yan, parang masanay na tayo dyan. Kaya po ninenervyos lagi ang mga China dun sa West Philippine Sea pag may nakikita silang American na aircraft o kaya Navy vessel. Eh, dahil alam nila na pwedeng tawagan yun ng mga Filipino forces kung sakaling kailangan. Mayroon din po tayong obligation and responsibility ng pag-control ng situation para hindi nga mag-escalate. Yun po talaga ang hinihintay nila, na tayo ay gumante, no? Na tayo ay, kumbaga, we lose our cool. So, totoong pikuntalo. Kaya po nakastandby lang sa paligid ang PLA Navy. At kaya din ganun karami yung Coast Guard na pinapadala nila, no? Yung latest, parang dalawa lang yung atin sa kanila, halos anim ba o walo. Uh-huh. No? Yun talaga yung hintay nila, magkaroon lang tayo ng isang pagkakamali at babalikan nila ng overwhelming, no? Overwhelming force. Okay? So, syempre, patibong yan. No? Trap yan. Magiging excuse nila yon para siguro lusubin na lahat ng ibang posisyon natin dyan sa Philippine Sea. At talagang gamitan na ng lahat ng mga barko natin. No? So, syempre, hindi tayo dapat magpadala doon sa ganung klaseng mga trap, ganung patibong. Pero babala sa China ng US, naghihintay lang sila ng tawag sa Pilipinas para magamit na ditong mutual defense. Dahil sa oras na nakatanggap na sila ng tawag, ay bomba agad ang China sa WPS. The United States continues through our own operations to be physically present in the region on a daily basis, and we continue to fly, sail, and operate everywhere that international law allows, demonstrating thereby that all countries share those same rights. So our goal, again, is to promote peace and stability, security and prosperity, promote respect for international law, peaceful resolution of disputes, but also ensure that countries have their own ability to protect their sovereignty and their own interests. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwang ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.